Boss, back to basic tayo at tayo magpapalit ng handlebar rubber grip. Sa totoo lang, napakadali lang gawin ito at napakasimple lang, pero wag na wag mo tong iismulin. Dahil sa dami ko nakikitang nakapost at nagko-comment, isa madami din itong pinaiiyak at pinahihirapan. Kung saan sila nahihirapan ay sa pagtatanggal nitong bolt nito sa pinakadulo. Kaya mas maganda kung magpapalit ka nito is panoorin mo itong ating video para mabigyan kita ng tips at nang hindi ka magka-problema sa bandang huli. At ito ang kauna-unahan na tips ko para sa iyo. At kumuha ka ng screwdriver which is standard lang, basic lang, at itry mo siyang tanggalin. Yan. Oops, matigas. Huwag na huwag mo siyang pupursahin at masyado mo siyang iikutin. Dahil pag nangyari yan is kumabyos, ay siguradong mabibilog itong pinaka-positive na saksakan itong inyong screwdriver. At once na nangyari yon ay yan ang sakit ng ulo na sinasabi ko. Kaya pag hindi nyo matanggal at nahihirapan kayo, stop, tigil kayo dyan. At ang pinaka-the best solution ko para dyan at tagang ito, proven 100% na matatanggal dyan, is kumuha kayo ng impact drive na tulad nito. Is at ang gawin nyo, iset nyo siya sa left position dahil ang paikot ito is left. Then ang gagawin nyo is hawakan nyo yung dulo, tapos itong pinaka-hinliliit nyo is i-grip nyo rito sa dito sa dulo, at yung isa ay dito para ano, para pag umikot tong impact drive nyo is hindi sasama to, dahil ito ay medyo napipigilan nyo nitong hinliliit nyo na to. Hawakan nyo ganun, sabay ang gagawin nyo ay syempre martilyo, sabay pokpok ng malakas. Ganun. Tsaga-tsagayin nyo hanggang sa siya ay umikot na itong pinaka-bolt nyo rito. At nang pag umikot na, saka yun, dire-diretso nyo siyang ikutin dahil yun ay magaan na lamang. Diba? Ayan, tulad nyo, no? Ikot na ng ikot. Hanggang sa matanggal nyo na itong pinaka-dulo na to. Yan ang unang tip ko para sa iyo. At ang susunod ko na tip ko ay para sa iyo is tatanggalin mo na to syempre itong lumang rubber grip mo. Ito, may dalawa tayong procedure dito, which is yung una is kung hindi mo na siya gagamitin at itatapon mo na siya, pwede mo na siyang katin dito sa gitna. Hiwain mo na siyang ganun. Pero kung gusto mo pa rin buo to at may pagbibigyan kang tropa dahil wala siyang rubber grip, is pwede mo tong tanggalin buo nang hindi ka na mahirapan. Pero kung wala kang gagalagay dito na tulad nito, yan, penetrating oil, at isingit mo rito, ay sigurado 100% hindi mo siya basta-basta matatanggal dahil ito ay dinikit na rin ng panahon dahil sa sobrang tagal niya. Ang gagawin mo lang is i-open mo itong pinakailalim at saka mo siya isprayan unti-unti. So natanggal na yung natin. Tapos saka mo siya ikot-ikutin, tsaga-tsagay mo hanggang sa mapasok niya na mabuti itong pinakaloob. Ipasok mo na ipasok to hanggang makarating dito, tapos spray. Hanggang makarating dito, tapos spray ang inyong gagawin. So ganun lang, ano, ganun lang siya kadali. At kung nahihirapan naman kayong ipasok itong penetrating oil nyo dito sa loob, is pwede kayong gumamit ng screwdriver para maiangat nyo itong goma at saka nyo ngayon maipasok itong penetrating oil. Ayun, saka ngayon spray lang kayo ng spray hanggang sa ano na siya, maano na, lumambot na, at pagkatapos ay ikot-ikutin hanggang sa matanggal nyo na siyang ganun. Diba? Very easy lang, no? And very simple. At syempre mga pare ko, kung ano yung ginawa nyo dun sa kabila, is ganun-ganun lang din ang gagawin nyo rito sa kabilang rubber grip nyo. Ayan, natanggal natin tong ating lumang handle grip at pwede na kayo mamili ito ng bago kung gusto nyo ng original. Kaso ang binili ko is pamalit na lang at nabili ko lang ng 80 pesos. At ang problema ko ngayon is wala siyang butas. Kaya ang gagawin na lang natin dito sa ganitong walang butas is bubutasan na lang din natin siya ng katulad nito. So ganun lang po, no?
At ayan, natapos nating butasan itong ating bagong rubber grip at saka ngayon natin siya ilalagay na ganun. At saka pala, huwag mong kakalimutan, ang ilalagay mo lang dito sa yung throttle is itong merong slot na ganito. Yung meron siyang, ayun, nakita nyo. Itong kasi yung kabila is wala. Ito naman ang inilalagay doon sa kabila. Kaya huwag na huwag nyong silang pagpapalitin. At pag kayo ay nahirapan sa paglalagay dahil ito ay bago, ito ay maganit o mahigpit, isa pwede kayong gumamit ng mga light oil tulad itong penetrating oil para dagdag dulas dito sa inyong handlebar at madali mo na siyang maipapasok. Huwag kayong mag-alala, isa madali naman mawala itong inyong penetrating oil at ito agad ay nag-evaporate at pagka nawala na siya is kapit na ulit itong inyong rubber grip. At ang pinakahuling tip ko para sa inyo ay once na naikabit nyo na siya tulad nito sa akin is gumamit na lang kayo ng standard screwdriver at saka nyo siya higpitan. So yan, ganun, no? Para sa uulitin at sa susunod is maluwag na lang siya at madadali na yung inyong pagtatanggal. So yan, mga pare ko, tapos na itong ating pagpapalit ng rubber grip dito sa ating motor. At kung bakit ito yung nagustuhan kong ipalit sa kanya kaysa sa stock kasi mas nalalambutan ako itong hawakan. Ano? Kasi itong ating motor medyo mabibrate to eh. Kaya mas maganda is mas malambot to para iwas manhid dito sa ating kamay. So ayan, mga pare ko, hanggang dito na itong ating video. At maraming salamat sa panonood. At hopefully is may nakuha kayong tip sa akin paano magtanggal at magpalit itong inyong rubber grip. So paalam!